Limang araw na lang, dadagsa na po yung ating mga kababayan sa mga sementeryo para po dumalo sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. At dahil nga po nakikita natin ngayon, medyo misa sumasama ang panahon, dito po sa Sangandaan Cemetery sa Caloocan, sinamantala na po ng ating mga kababayan dito na alinisin po itong puntod, itong mga nakahimlay dito. Mga 80,000 po ang nakahimlay dito sa Sangandaan Cemetery. At dahil nga po ngayon ay medyo mas maluwag-luwag na, ay mas marami-rami po yung papayaga makapasok na dito, no? Inaasahan nila na siyempre dahil na rin sa dalawang taon, hindi pinayaga makapunta sa mga cementeryo, pagkakataon na nila na dumalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. So ito ho, makakausap natin ngayon si itong Action Officer ng City Environmental Management Department, si Ginoong Leonard Demiao. Sir Demiao, ano po ang direktiba ng city government dito ho sa paglilinis sa mga cementeryo, particular ho dito sa Sangandaan Cemetery? Sabi po ng aming mayor, along malapitan, na kailangan po mapalinis pa namin ang buong ng Sangandaan Cemetery. Mm-hmm. Kasi po, ilang taon po tayong nabakante. So, almost 2 weeks na po kami naglilinis dito. Oo, okay. Mm-hmm. Yun po. So, 2 weeks na. At yun ho, paano, yung paglilinis na yun pinapayagan niyo ba yung mga mahal sa buhay ng mga nakahimlay dito? O mismo yung city government na ang nagpo-provide ng mga tao na maglilinis ho dito? Yung mga yung mga puntod po ng mga tao rin po rito, sila po yung naglinis at nagpipintura. Kami po yung kalinisan po ng buong kapaligiran po. Okay. Kaya nakikita natin ngayon, medyo malinis na . Opo. Medyo maayos na ho ito, bagamat 2 taon nga hindi pinayagan yung mga tao na makapasok dahil nga sa pandemya. So, hanggang kailan sila papayagan na maglinis dito? Hanggang October 28 po maglinis po kami. Okay, tapos yun yung mga may puntod po rito, kahapon po ang last po nila paglinis. So wala na sila ngayon. Apo. Kayo na to, take over na ho itong city government. Continuous pa rin po ang paglilinis po namin. Pero hanggang kailan na lang ho yan? Hanggang 28 po. Okay, tapos ano na? 29 po, yun po yung oras po ng dalo. Sisimulan nyo na 29 hanggang November 2 po. Simula ho sa Linggo hanggang November 2. Mm. Okay. Si Ginoong, siya po yung OIC nitong City Environment Management Department na Caloocan City. Ngayon makakausap natin. Sir, thank you so much. Si Noli Estolano, ito po, siya po yung nangangasiwa dito sa Sangandaan Cemetery. Sir, paano ito? Nakita ko may mga hagdan, ganyan. Paano sa pagpunta ng mga tao? Papayagan mong gamitin yan? Yan po yung hagdan na yan. Yan po yung pag magtitirik ng kandila dito sa mataas. Okay. Kasi kanina may bumaba. Hindi po. Wala po yan. Yung papayagan gamitin. Para magiging sistema dito, para matiyak na yung mga papasok ho, talagang doon lang sa main entrance dadaan. Sa direktiba po ni Mayor Along Malapitan, wala po makakapasok na hindi fully vaccinated. Okay. Kailangan po may dala po sila na vaccine card. Okay. Dala dapat? Tapos? Dala po yung dala. Tapos 12 years old pataas, pwede po. Pero 11 years old pababa, hindi po papayagan. Okay. So kung may mga kabata na isasama, yung mga padadalaw dito, at ito ay 11 years old below, hindi papayagan. Opo. Okay. Tapos yung 12 years old naman, pataas. And up, papayagan po yun. Basta meron silang vaccinated. Pero pag hindi vaccinated, hindi po. Yeah. So, mamamia po, meron tayo dito ho, kasi ito ating servisyon totoo ba? Meron tayong pamimigay dito sa mga Sir Noli. Para sa mga naglilinis ngayon dito, bibigay tayo mga trash can. Ito, pintura, brush. Ayan, para ho makatulog dahil sabi nga, hanggang kahapon na yung last day ng paglilinis ng mga kababayan natin na may mga yumaong mahal sa buhay dito sa Sangandaan Cemetery. So ngayon, ang mga ngasiwa na itong mga volunteers natin, mga street sweepers, ayan. At ito yung mga bibigay natin gamit. Walis ting-ting, paintbrush, roller brush, pintura, at itong trash can. Sir, tuhubay kahit paano makakatulong. Maraming salamat po. Para maging maayos ho yung gagawin ninyong paglilinis dito sa cemetery. Malaking tulong po yan. Mm-hmm. So, ilan ho yung inaasahan nyo pupunta kayo dito? Nasa 10 to 20,000 po. 10 to 20,000. 80,000 ho yung nakahimlay dito. 80,000 po ang nakahimlay po dito. At sa tingin nyo ho dahil 2 taon na hindi pinayagan, nga, parang kung gusto ho talagang sabik na madalaw yung kanilang mahal sa buhay. Okay. Sir, Sir Nolito, sana ho makatulong ho ito para sa ginagawa ninyo pagsasayos, paglilinis dito sa Sangandaan Cemetery. Kaugnay nga po ng paparating na araw ng undas, ang pagdalaw ho sa himlayan ng mga yumaong mahal sa buhay. Balik po tayo sa studio.
Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.